Good evening guys. May repair tayo ngayon. Ang model ng laptop Asus K42. Ang problema niya, wala siyang display. So basically, ang ginagawa natin pag walang display, replace memory, or try natin i-clean yung memory. Yun lang. So ginawa ko na yun, wala pa rin display. Okay, so nag-proceed na ako sa board level. Nag-try ako ng BIOS, wala pa rin, negative. Ito na lang last option ko, yung reheat. Reheat natin yung GPU. Okay, kasi ipapakita ko lang sa mga customer, kasi palagi silang nagtatanong ano yung reheat, ano yung hot air. Yan kasi ang tinatanong nila sa akin. So ipapakita ko sa kanila ngayon ano yung hot air, ano yung reheat. So actually, hindi talaga ako nagre-reheat kasi mag-back job. Minsan, ano lang yan, hindi yan naabot ng 2 weeks. Lumigay na yan, okay? So ipakita ko sa kanila, ano yung mag-reheat. Ito yung, ano niya, GPU. Okay, try natin i-reheat. Ito ang last option ko, yung GPU nya. Okay, para malaman ninyo ano yung nire-reheat ng iba. Yung iba kasi daming plugs na nilagay, pero sa akin, kahit walang plugs, ilagay, okay na. Pero hindi talaga ako nagre-reheat. Ngayon lang kasi para makita ninyo, lalo na sa mga customer. Okay, hindi talaga ako nagre-reheat. Sample lang to, sample. Kung mag-reheat kayo nito, dapat marunong kayo tumiming, lalo na yung sa init at saka yung sa hangin. Huwag niyong taasan yung init kasi pag masyado siya mataas yung init, yung chip niya may tendency na ma-damage or hindi na sa magpa-power or totally dead na siya. Okay, so ano lang, timing lang yung pag-reheat or hot air. Max, asan ang sample, Max? Sounds. Kasi yung iba na na-encounter ko, yung chip na ano na siya, damage kasi yung ano niya na parang nasunog. Siguro na subulan nyo ng pag-hot air. Okay, ito ano lang to, sakto lang, dapat may distansya yung ano mo, hot air. Hindi masyado malapit para yung chip niya hindi ma-damage sa init. Okay, wala akong nilagay na plugs dito. Okay,
Hey guys, my name is Akash Sahir and welcome back to my channel. So today I'm gonna show you cards for the zombies characters in horror version. So this video is just for entertainment purpose. I hope you guys like this video. Kita kulang sa inyo. Ano yung reheat o hot air na ginagawa ng ibang technician? Okay, pero sa akin hindi ko talaga ito ginagawa kasi magano talaga yan, mag back job, babalik talaga yan. Pakita ko lang sa inyo. Ito kung mag ano siya mag display, good luck na lang, good luck. Pero i-advise ko sa kanya na hindi yan magtatagal, babalik at babalik talaga yung problema niya. Lagyan muna natin ng ano, yung thermal paste. Para hindi siya ma sobra ng init, may ano siya, may lamig. Okay, ito yung ginagamit ko na thermal paste. Ito yung brand niya. Okay din ito gagamitin, konti lang, huwag niyong maramihan. Sample lang ito ha, para makita lang ng mga customer natin para maliwanagan sila kung bakit hindi ako nag-reheat o nag-hot air. Yun lang ang procedure. Okay, so try natin. Try natin ha. Pag ganito kasi mas maganda i-replace na lang ng bagong motherboard or kung may sikanhan, okay lang para mas makatipid yung customer natin. Kasi pag brand nyo, mahal ito, lalo na sa cyber center kung mayroon pa sila. Okay, so try natin. Nag-automatic on. Okay, kita nyo, mag-display na siya.
So, may kaibahan talaga pag na-reheat na yung chip niya. Nag-automatic on siya. Hindi pa ako nag-power on, nag-una siya agad. Okay? 'Yun ang mga ano niya. Mga yung mga disadvantage. Okay? So, thank you guys. Thanks for watching.